Aida kula ngara indima iti talge dragsak ku ken ngin awa haa. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When they had finished mocking Jesus, they stripped him of the cloak, dressed him in his own clothes, and led him off to crucify him. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa panahon ngayon, mahirap ang manindigan sa katotohanan. Ang daming fake news at iba pang mga propaganda na nagkakalat dyan para baguhin ang ating isip ayon sa mga adhikain ng mga tao o mga grupo. At hindi rin ito madali dahil maraming mga troll at iba pang mga tao na nais lamang ay manggulo at magsimula ng away. At syempre, nariyan din ang mga taong talagang matigas lang ang ulo at ayaw makinig. Gayunpaman, bilang Kristiyano, malinaw po ang ating katotohanang pinaniniwalaan. Si Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay. At kagaya ni Jesus, minsan ito ay nagiging isang krus na mabigat pasanin. Nagiging dahilan para tayo ay kutsain at awayin ng iba. Pero anuman ang maging kapalit, mahalaga na manindigan tayo sa kung ano ang totoo, lalo na kung gusto natin makipag-dialogue sa ibang tao. Maraming tao ang nag-iisip na ang dialogue ay tungkol sa pagkukompromiso ng ating paniniwala, pero hindi ito totoo. Dialogue is about finding ways to uphold the truth and communicate it in a respectful and thoughtful manner. Ibig sabihin nito, sa dialogue dapat malinaw kung ano ang iyong tinatayuan. Hindi naman kasi hangarin ang dialogue na baguhin ang isip ng iba, na maging saktong pare-pareho ang ating mga pinaniniwalaan. Ang layunin lamang ng dialogue ay magkaroon ng pagkakaintindihan at paggalang sa bawat isa, at mapagyaman natin ang ating sariling mga paniniwala dahil dito. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, habang aming pinagninilayan ang pagpasan mo sa iyong krus, pagtibayan mo rin ang aming paninindigan sa iyo bilang aming katotohanan. Tulungan niyo rin po kaming ibahagi kayo sa iba nang may malasakit at bukas na pag-iisip, nang sa gayon ay tunay naming maipadama sa aming kapwa ang iyong presensya mula sa amin. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Ngasisasagit nga may tida, tuinalda ang unay balay ka sa amin.